una po natin i-explain ay series speaker connection. Pero una po sa lahat, i-enumerate ko muna kung ano nasa loob ng diagram. Dito po, dalawang speaker na tag 8 ohms, 350 watts each. Tapos, sample ng isang amplifier. Tapos, left channel output, negative, positive na terminal. Right channel output, positive, negative terminal. Itong ano diagram na to, para lang po sa isang channel, left channel. Pwede ka pang gumawa ng kabila na nakaseries. Tapos ito po, sample ng specification ng amplifier na to. Sample na amplifier. Nakasulat po dito, impedance, load impedance na ikakabit mo, total impedance po na ikakabit mo. Kunwari may nakakabit, may, kunwari naka 8 ohms ka, total impedance na 8 ohms na ikabit mo sa amplifier, ang magiging power ng amplifier na yan ay 450 watts. Pag naka 4 ohms ang load mo, total load, magiging 800 watts ang magiging output ng amplifier mo. Pag naka 2 ohms naman ang load mo, ang pwedeng ibigay ng amplifier ay 1600 watts. Pag naka 16 ohms ka naman, ang magiging output na pwedeng ibigay ng amplifier is 225 watts. Tapos, ito po yung formula ng series connection para kunin ang total resistance. Formula po to ng impedance. Ang impedance, yan po yung ohms. Ang ohms ay unit ng impedance. Unit ng resistance, that is ohms. Tapos ang magiging output nito, resulta ng ano, pagsasolve. Ang series speaker connection po ay madali lang po. Pinagdugtong-dugtong na yung positive saka negative ng speaker na dalawa. Tapos yung positive na naiwan na terminal, ikabit mo na sa amplifier diretso. Tapos yung negative, ikabit mo doon sa kabilang negative ng speaker. Yung negative na galing sa amplifier na linya, ikabit mo sa negative ng speaker. At tapos yung speaker na positive ng speaker na yan, ikabit mo sa kabilang speaker na negative terminal. Tapos yung positive terminal ng speaker na yan, ikabit mo diretso sa amplifier. Yan po ang kumukompleto sa series speaker connection. Pag titingnan po natin sa ano, sa diagram na to, naka-series, ibig sabihin ito ang formula natin. So R total is equal to R1 resistance number 1 plus R2 resistance number 2. So ang resistance 1 is 8 ohms kasi pareha silang 8 ohms, lagyan natin R1 is 8, R2 resistance number 2 is 8 ohms. Diretso lang po siyang pinag-plus, so magiging 16 ohms. Ang total resistance ng speaker na to, ng dalawang naka-series ay 16 ohms. Tapos ang total power, 700 watts. I-add mo lang diretso ang power para makuha ang total power ng dalawang speaker. Kapag titingnan po natin dito, naka 16 ohms, total resistance na 16 ohms, ang magiging power ng amplifier ay 225 watts. Ibig sabihin, ang 700 watts na total ng dalawang speaker na to, na tag 350 watts, masyadong malaki sa para sa amplifier na pag naka 16 ohms. Ang dapat pong gawin dito ay naka 4 ohms tayo. Kasi pag naka 4 ohms ang total load na i-connect natin sa amplifier, magiging 800 watts ang output ng amplifier. Ibig sabihin, kayang-kaya niya ang 700 watts na total ng dalawang speaker na to. So kung paano i-connect ang parallel, sa susunod na illustration po natin i-explain. Tandaan po natin, bago tayo mag-match ng speaker sa amplifier, kunwari may amplifier ka na, wala ka pang speaker, tatandaan mo muna kung titingnan mo muna yung specification ng amplifier, kung ilang watts ang magiging sa 4 ohm, sa 8 ohms, kagaya nito, sa 8 ohms, 450 watts, sa 4 ohms, 800 watts,
doon ka po magbabase kung ilang speaker ang ikakabit mo. Kunwari, gusto mong magparallel, so ibig sabihin mo, kung nagka-parallel ka na dalawang 8 ohms, ang maging resulta 4 ohms na 4 ohms. So sa amplifier na ito, specification niya, yung magiging maximum output niya ay 800 watts. So paano mo magkuha yung ano, anong speaker ikabit mo? O ito, yung example, 350 watts plus 350 watts equals 700. So pwede siyang ikabit. Huwag ka lang lalampas ng masyado. Pwede kang lumampas ng 50 watts to 100 watts. Pwede pa yan. Konti. Pero medyo nahirapan na din ang amplifier mo niyan. Nasa'yo na po kung depende sa amplifier. Kung naka-RMS po yung wattage ng amplifier, dapat naka-RMS din yung ano, yung solve mo sa speaker na ikakabit mo. Dapat may rated RMS din yung speaker mo ikakabit, para hindi ka mahihirapan. So parallel na po tayo, parallel connection. Una po sa lahat, isa-isain muna natin kung anong nasa loob ng diagram. Una, dalawang speaker rated as 8 ohms, 350 watts. 8 ohms, 350 watts. Yun, para silang dalawa. Tag 8 ohms, taka, saka 350 watts each. Tapos, yung sample ng amplifier, right channel output, left channel output, right channel output, positive, negative na terminal, positive, negative na terminal. Tapos sample ng specification ng amplifier na ito. Tapos ito pong ano, maging resulta ng yan. Tapos ano, formula ng parallel connection, kung paano kukunin ang total resistance. Tapos yung resulta ng solve na to. Sa connection po tayo, ang parallel ay madali lang po. Madali lang din po. Yung negative ng dalawang speaker na yan, pag-isahin mo, tapos connect mo sa negative ng amplifier output. Tapos yung positive ng dalawang speaker, positive terminal ng isang speaker, tapos yung positive terminal ng isang speaker, pag-isahin mo, tapos i-connect mo sa positive output ng amplifier. Yan po ang kumukompleto ng parallel speaker connection. Tapos ang formula na po tayo. Ang formula ng parallel connection para kukunin ang total resistance is 1 over 1 over R1 or resistance number 1 plus 1 over R2 or resistance number 2, pangalawang speaker. Substitution po, copy mo lang yung taas, tapos substitute natin tong R1 saka R2. Yung R1, resistance 1 is 8 ohms, resistance R2, resistance 2 is 8 ohms. Tapos maging resulta ay ito, kasi parehas yung denominator, i-add lang natin diretso yung sa taas 2, tapos copy ang denominator na 8, tapos reciprocal. Pag reciprocal nito, mawawala yung yung 1, tapos yung 8 mapunta sa taas, tapos yung 2 mapunta sa ibaba. Tapos magiging 8 divided by 2 equals 4 ohms. Nakita po natin sa specification ng amplifier, pag nakatotal 4 ohms ang load mo na kinonek sa amplifier, ang magiging output ng amplifier mo ay 800 watts. So ibig sabihin, pag itong speaker na itong dalawang naka-parallel, ang total resistance niya ay 4 ohms, tapos total power niya, kasi diretso lang yung i-add yung power, and 350 watts sa sample na to, plus 350 watts equals 700 watts. So ibig sabihin, kayang-kaya ng amplifier ang 700 watts, match na match po sa amplifier. Tandaan natin na hindi maganda sa amplifier pag mas lamang ang power ng speaker natin, kasi nabibigatan ang amplifier natin. Pwede tayong sumakto na 800 watts na total ng power ng speaker na ikakabit hanggang
50 watts na ano, lamang ka ng 50 watts, 850 watts kaya, pero medyo mahihirapan na yung amplifier mo. Dapat ano, parehas or mas mababa konti ng ang total na power na ikakabit mo sa speaker. Kunwari 700 watts. So saktong-sakto po sa amplifier. Review po tayo sa connection. Sa parallel connection, ang negative na output ng amplifier, connect mo diretso sa dalawang negative na speaker. Pag-isahin mo yung dalawang negative na speaker, tapos connect mo sa negative ng amplifier. Tapos yung positive ng amplifier na output, kabit mo sa dalawang positive. Pag-isahin mo yung dalawang positive, tapos kabit mo sa amplifier na positive. Yun po yung parallel speaker connection. Series parallel na po tayo. Pero una po sa lahat, i-enumerate ko muna kung ano nasa loob ng diagram. Dito po, may dalawang speaker na 8 ohms. 8 ohms. R1, R2 is 8 ohms. R3, 8 ohms. R4 is 8 ohms. Hindi ko na po sinulat yung wattage kasi diretso lang, i-add mo lang yung lahat ng wattage. Makakuha ka na ng total wattage. Ang importante dito ay kung paano kunin yung total na impedance pag ganitong series parallel na connection. Tapos meron tayong formula ng parallel connection kung paano kukunin ang total resistance ng parallel connection kagaya nung ginawa natin kanina. Tapos dito din formula ng parallel connection para dito. Parehas lang yung formula kasi ang parehas silang parallel. Pag series, iba yan. Ganito na. So, dito muna tayo sa connection. Ang parallel ay series parallel ay lang natin. Pag dahil sa apat na speaker, pag-connect lang natin tong dalawang negative ng dalawang speaker, tapos i-connect din natin, pag-abutin natin tong dalawang positive ng speaker na ito, ng dalawang 3 or 4. Tapos yung negative niya, i-connect natin diretso sa amplifier. Tapos yung positive na pinag-abot natin, i-connect natin sa negative ng amplifier. Tandaan natin lagi ang mga polarity kasi pag nabaliktad po ito, delikado po. Pwedeng masira ang speaker, pwede ding masira ang amplifier kasi magkakaroon ng cancellation ng signal. Pag nadugtong na natin tong dalawang negative tapos yung positive sa ilalim na pinagdugtong, pinagdugtongin lang natin yan. Tapos yung positive na positive nyo dalawang speaker na R1 sa R2, pagdugtongin natin, tapos i-connect natin dito sa amplifier. Yan ang kukompleto sa series parallel connection. Bakit series parallel? Kasi combination siya. Ito yung parallel connection niya. Number 1. Parallel connection number 2. Tapos pinag-series siya dito. Ito pupunta sa positive side, ito pag negative side. Kaya naging series parallel kasi parallel plus series. Sa computation po, para kunin ang total resistance ng R1 sa R2. Ito po, R1 as speaker 1. R2 as speaker 2 connection is parallel. So R1, formula ng parallel, R over 1 over R1 plus 1 over R2. R1 is resistance ng number 1 na speaker, R2 resistance ng number 2 na speaker. So parehas naman silang tag 8 ohms. Diretso lang natin ilagay yung 8 ohms substitution. R1 is 8 ohms, R2 is 8 ohms.
Tapos pagdating dito, dahil parehas yung denominator niya, i-copy lang natin yung denominator, tapos i-add natin yung sa taas, magiging 2 over 8, 1 over 2 over 8. Reciprocal, ang 1 ay mawawala, tapos yung 8 mapunta sa taas, tapos yung 2 mapunta sa ibaba. So magiging 8 divided by 2 is equal to 4. So ang total resistance ng dalawang speaker na to is 4 ohms. Ganon din sa ilalim, kasi parehas yung connection, ganon din solve natin. Parehas din ang formula, parallel formula ng resistance ng parallel formula ng resistance. So ang formula ng resistance is ito, 1 over parehas nito. Substitute yung lending natin, kasi R3 is 8 ohms, R4 is 8 ohms. Substitute natin, parehas pa rin. Parehas yung denominator. So common denominator is 8, 1 plus 1 equals 2. Reciprocal, ang 1 maging mawawala ang number 1, ang 1. Tapos ang 8 mapunta sa taas, tapos 2 mapunta sa baba. So magiging 8 divided by 2 equals 4 ohms. Tapos yan yung magiging resulta ng ano, parallel na to, parehas dito. So dahil na-compute na natin ang dalawang parallel, ang isolve na namatin ulit ay ang series, kasi naka-series to. So R1, 2, and R3 and 4, pag-isahin natin. So ang R1 and 2 is ito yung formula, R1 and R2 plus R3 and R4. Formula po ito ng series connection. So substitute natin, R1 and R2 is 4 ohms plus R3 and R4 is 4 ohms equals 8 ohms. Pares din nung series connection na plus lang po, diretso. Tapos sinulat ko po dito, take note that this diagram is designed for one channel only or bridge mono connection. You can make two of these when two or with stereo or two channels are being used. Ibig sabihin, isang channel lang po itong design na to. Pwede ka pang gumawa ng sa kabila. Lahat ng na-drawing ko, puro mono lang yon. Kasi kung drawingin ko lahat, kaliwat kanan, parehas lang din naman hitsura. Parang liliit pa ang drawing ko, kaya isa lang drawing ko. Ito po ang pwede nyong gawin sa apat na speaker nyo na tagi 8 ohms. Gawin yung series parallel para babalik siya sa 8 ohms. Kasi kung iparallel mo to lahat, ang liit na ng impedance mo, haabot na ng mga 2 ohms. So napaka unsafe sa amplifier mo pag walang hindi siya pwedeng i-connect sa 2 ohms. Gaya ng mga integrated amplifier, 4 to 16 ohms lang po yung pwedeng ikabit mo sa amplifier. Kasi kung ikabit mo yung mas mababa pa, mag-overheat yung amplifier, saka masisira din ang amplifier. Salamat po sa pagpanood. Tapos mag-comment down lang po kayo kung may tatanong pa kayo, baka meron pa akong hindi na-explain ng maayos. Salamat po.